Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napakalawak ng usapin sa akidah. Paanong napakalawak? Kasi ang akidah, napapaloob dito ang lahat ng pinaniniwalaan sa Islam. Arkanul Islam, kung ano yung mga may kinalaman dito ng mga paniniwala, mga haligi ng Islam, yung Arkanul Iman, yung mga haligi ng pananampalataya, Tauhid, lahat yun ay may kinalaman sa akida ng mga Muslim. Ngayon, anong pinagkaiba ng iman sa tauhid sa akida? Ano yung pinagkaiba ng tatlong ito? Sa tatlong ito, iman, akida at tauhid, pinakamalawak yung akida. Kasi nasasaklaw nito, nasasakop nito yung parehong iman at tauhid. Nasasaklaw nito lahat. Ngayon, maaari nating masabi na sa isang banda, maaaring magiging magkasing kahulugan ang iman at ang akida. Pero pagdating sa akida, may kinalaman na rin dito yung mga practical na application ng iman. Halimbawa niyan, ano ang akida ng Muslim pagdating sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid niya? Pwedeng masabing ganun. Anong akida ng Muslim sa eleksyon? Anong akida ng Muslim sa politika? Anong akida ng Muslim sa pakikitungo niya sa kanyang kapwa-tao, Muslim o hindi Muslim, maaaring masabi ang ganoon. So malawak yung akida, nasasaklaw niya ito lahat. Samantalang yung iman at yung tauhid naman, kung ihahambing natin sila sa isa't isa, ang tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, may kinalaman lang sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Special lang talaga ito kay Allah. Whereas ang iman na may kinalaman sa, masasabi natin, lahat ng arkanul iman. Ang paniniwala kay Allah, iman. Ang paniniwala sa mga anghel, iman. Ang paniniwala sa mga kasulatan, mga propeta, lahat yan i-iman. Pero hindi tauhid. Kasi ang tauhid ay may kinalaman lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang akida, ito ay nagsimula nga o nagmumula nga doon sa salitang akada, ibig sabihin itinali, na ang isang tao na mayroong akida na ganito o ganyan ay nakatali ang kanyang paniniwala sa kanyang akida. At bakit ko nasabi na ang tao ay maaaring magkaroon ng ganito o ganyan na akida? Kasi ang akida ay hindi iisa lang. Kapag sinabing akida o paniniwala, maaaring may akida ng mga Kristiyano, akida ng mga Hudyo, akida ng mga terorista, akida ng iba't iba pang mga tao na may kanya-kanyang relihiyon o interpretasyon sa relihiyon. At kahit nga sa mga Muslim, masasabi natin na yung tinukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 73 na sekta na dito mahati ang mga Muslim, ang 73 na ito ay nahati-hati ayon sa kanilang iba't ibang mga akida, iba't ibang mga paniniwala. Na ang mga sekta na ito, hindi sila naging mga sekta-sekta dahil lamang sa maliliit na mga bagay. Naging sekta sila, naging mga kulto dahil sila ay nagkaroon ng kanilang malalim na sistema ng paniniwala o tinatawag nga na akida. At ang akida, ito ay maaring manggaling din dun sa salitang atakadaya at akidu na ibig sabihin paniniwala. Kaya ang akida ay tamang-tama lang na gamitin
sa konteksto na ito na kapag tinutukoy natin ang isang sistema ng paniniwala na siguro ang pinakamagandang translation talaga na maaring gamitin natin sa akida ay doktrina. Doktrina. So, pag-aralan natin ang doktrina ng mga Muslim, inshallah. Kaya nga, minsan merong maririnig tayo, dito ginawang sample ng publishers ng libro na ito, fulanun akidatuhu hasana. O maaring sasabihin, fulanun akidatuhu sahiha. Na si fulano, ang kanyang akida ay maayos, o kaya si fulano, ang kanyang akida ay tama. Dahil nga, katulad ng binanggit ko kanina, maaring merong mali na akida at meron din namang tama na akida na nag-iisa na tamang akida at ito ang akida ng Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nakarugtong nung hadith na tinukoy natin kanina, kulluhum finnari illa ma'ana alay. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang 73 raw na ito na sekta, lahat ay mapupunta sa impyerno liban na lamang sa kung saan naroroon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung mga sumusunod sa kanyang sunnah. At sinabi dito ng mga mayakda, ang akidatul islamiya o ang doktrina ng mga Muslim, ito ang naging dahilan ng pinakamalaking tagumpay ng mga Muslim. Nang kabaligtaran dito ay mangangahulugan ding tama na ang pinakamalaking pagkabigo o kabiguan, pagkatalo ng mga Muslim ay dulot din naman ng kanilang pagtalikod sa akida. Kaya makikita natin, noong panahon ng mga sahaba radiyallahu anhum, napakabilis ng paglawak ng teritoryo ng mga Muslim. Si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, sa humigit 10 taon lang niya na pamumuno, ang nasakop na teritoryo ng mga Muslim ay mas malaki pa kaysa sa total ng nasakop ni Alexander the Great na nauna sa kanya. Kung sa dami ng mga sundalo, palagi ang mga Muslim ay mas kaunti kaysa dun sa kalaban nila ng mga Romano, kalaban nila ng mga Persyano, at iba pang mga tribo ng mga Arabo na mga hindi mananampalataya. Palagi silang mas kaunti. Pero dahil meron silang taglay na wala ang kalaban at ito ay ang akida to sahiha, ang tamang akida, ang naging resulta ng kanilang pagsisikap ay maganda. Pero sa panahon natin ngayon, dahil nabubuhay tayo sa mga masasabi nating kahuli-hulihan ng panahon at malapit na ang araw ng paghukom, lumilitaw na ang mga palatandaan ng pagdating ng huling araw at nasa panahon na tayo ng mga fitna, ng mga kaguluhan, ang mga Muslim ay mahina dahil ang marami sa mga Muslim ay tumatalikod sa kanilang tamang akida. At ang mga Muslim pa nga sa panahon natin ngayon, bukod dun sa mga nakikilala nating mga sekta na ligaw, katulad ng mga Shia, mga Sufi, mga Qadianiya, Ahmadiyya, at iba't iba pang mga sekta, may mga dumilitaw ngayon na mga Muslim na tinatawag nila ang kanilang mga sarili sa iba't ibang mga pangalan, katulad ng modern Muslim, moderate Muslim, o kaya yung mga Qur'ani na Muslim, na ang katwiran nila, ang susundin lamang nila yung Qur'an, at wala silang pakialam sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kapag meron daw batas o paniniwala na hindi binabanggit sa Qur'an, hindi nila susundin at hindi nila paniniwalaan. So merong mga tao na ganito na nagpapakilalang Muslim pero baluktot ang kanilang akida. O maaari rin naman na mangyayari nga na ang tao hayagan niyang ipinapakilala ang kanyang sarili na siya ay nasa tamang akida, pero yun nga, siya ay nasa akida ng mga terorista o kaya akida ng mga Muslim na katulad ng nakikita natin ngayon, lalong-lalo na katatapos lang ng eleksyon, na ang kanilang katapatan ay wala sa Islam. Ang katapatan nila ay nasa mga partido nila, sa politika, sa angkan nila,
sa tribo nila at iba't iba pang mga bagay na may kinalaman dito. Kaya makikita nga natin itong akida, kung ihahambing nga siya sa iman, ang akida ay may kinalaman doon sa practical na aplikasyon ng ating paniniwala. At ganyan ginawang halimbawa rito na ang digmaan daw sa pagitan ng mga Hudyo bilang halimbawa at ng mga Muslim ay harbon akaidiya o digmaan na may kinalaman sa akida. Na ang mga Muslim sa Palestine bilang halimbawa, sila ay dinidigma ng mga Hudyo dahil sa kanilang pagiging Muslim. Kung halimbawa ibang tao ang nakatira sa Palestine nang sinakop ito ng mga Hudyo, hindi sila tatratuhin ng mga Hudyo ng katulad ng pagtrato nila sa mga Palestino sa panahon natin ngayon. So, akida pa rin ang dahilan nitong bagay nito. Kaya, ang akida, kung titingnan natin, napakahalaga na may tatanim sa puso at isip ng mananampalataya na mayroong ganitong bagay. Kasi kung ang nauunawaan lamang natin sa ating relihiyon ay ang iman, paniniwala o ibada, pagsamba, na hindi natin nauunawaan ang konsepto na ito ng akida, maraming mga bagay ang hindi magiging malinaw sa atin, lalong-lalo na tayo ay nabubuhay dito sa bansa na ito, na majority sa mga tao rito ay hindi Muslim. So kailangan mahalaga yung matatag ang ating pundasyon sa ating mga akida, inshallah. Ang akida, katulad ng binanggit ko kanina, merong iba't ibang klase ng akida. Kaya pwedeng magkaroon ang salitang akida ng plural na salita. Ay tinatawag na akaid, mga akida o mga iba't ibang mga doktrina. At sa wikang Arabic, itong akida nga ay nababanggit sa iba't ibang mga pagpapaliwanag ng ating mga scholar. At sa literal na kahulugan dito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم فيما أكدتم الأيمان. Na binanggit dito yung salitang akkada, na ibig sabihin nakatali o may kinalaman. Nang literal na kahulugan ng aya na ito, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi kayo pananagutin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa hindi ninyo sinasadya na panunumpa. Yung kumbaga na ano lang, parang nadulas lang ang iyong dila na ikaw ay nanunumpa. Subalit, pananagutin kayo ni Allah o parurusahan kayo ni Allah doon sa inyong mga panunumpa na inyong sinadya. At ito yung tinutukoy dito, bima akkadtumul ayman. Doon sa ayman, yung panunumpa. Kaya nga kapag nabali mo ang iyong panunumpa, meron tinatawag na kafaratul yamin. Yung magpapakain ka ng mahihirap. Kapag hindi mo kayang matupad ang bagay na sinumpaan mo, kaya ay gusto mong gawing panata. At dito, sa iba pang mga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na nababanggit dito ang mga salita na may kinalaman sa literal na kahulugan ng akida, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ufu bil uqud, o mga nanampalataya, tuparin ninyo ang inyong mga kasunduan. Ang kontrata, sa wikang Arabic, ito ay tinatawag na akad. So may kinalaman nito doon sa salitang akida. At panghuli sa bagay na ito, sinabi ng ating mga scholar, sa Islam, ang akida bilang doktrina natin ay counterpart ng Sharia o mga pagsasabatas. Na may kita natin kung yung akida ay practical na application ng iman, ang Sharia, ito na ang practical application
ng Islam. Dahil naririto ang Sharia na naguutos sa atin kung ano ang gagawin natin, hindi natin gagawin, at ano ang mga resulta ng paggawa natin o hindi natin paggawa ng mga gawain na ito. At gayon din nakasalalay sa Sharia ang ilang mga bagay na sa pamagitan nito ay napapanatili ng mga Muslim ang kanilang mga lipunan. Dahil sa tinatawag na makasidu Sharia o mga layunin ng Sharia, ang layunin ng Sharia ay lima. At ito ay ang pangangalaga sa relihiyon, pangangalaga sa buhay, pangangalaga sa kayamanan, pangangalaga sa salinlahi, at pangangalaga sa pag-iisip ng mga mananampalataya. At maaari na rin natin idagdag dito yung pang-anim pangangalaga sa karangalan ng mga mananampalataya. Ngayon, kung meron mang hindi Muslim na nasa ilalim ng pamahalaan ng Muslim, ay poprotektahan pa rin ng pamahalaang Muslim ang karapatan ng hindi Muslim na ito na nasa ilalim ng kanilang pamamahala, ang tinatawag sila ng mga dhimmi, yung mga tao na nasa pananagutan o pamamahala ng mga Muslim. So lima ito, ang Sharia ay naghahangad na pangalagaan ng relihiyon, buhay, ari-arian, salinlahi, at yung pag-iisip ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Pangalaga sa relihiyon, ibig sabihin, pangalagaan natin ng relihiyon natin ito ang Islam mula sa anumang bagay na sisira rito. Lalong-lalo na sa kung paano ito ay sinasabuhay ng mga Muslim. Kaya patuloy nating nilalabanan ang mga ligaw na sekta. Gayun din pangangalaga sa relihiyon na hindi mapipilit o hindi pipilitin ng sinuman na sumali sa anumang relihiyon, lalong-lalo na sa Islam, na hindi naman sang-ayon sa kanyang kagustuhan. La ikraha fid din. Walang sapilitan sa relihiyon. Kahit ang panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malinaw ang pag-unawa nila dito, hindi natin kailangan pilitin ang mga tao na mag-Muslim. Nasa kasamaang palad sa panahon natin ngayon, uso yung mga Islamic Center at uso yung paramihan ng nagsasyahada, binibidyohan, pinipicturan. Wallahi, malaking pananagutan nito sa araw ng paghuhukom. Na paano nating nagagawa na pilitin o linlangin ng tao na hindi naman niya totally nauunawaan ng kanyang sinasabi o pinapasok. Na pagtuturuin lang ng daliri, pauulitin ng syahada at ipapakita na dun sa kanilang mga sponsor, sa kanilang mga amo. At ito ay hindi magandang practice sa da'wa. Hindi ito gawain ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang mga sahaba radiyallahu anhum. Pangalawa, yung pangalaga sa buhay, ibig sabihin, walang sino mang nasa ilalim ng Sharia ang maaring pumatay ng sino man na wala naman siyang karapatan na patayin. Ang ibig sabihin dito, tayo bilang mga tao, wala tayong karapatan na pumatay sa kahit kanino. Ang pamahalaan, meron silang karapatan na magpataw ng parusang kamatayan. Pero sila lang yun. Hindi pwede na ang individual ay magdidesisyon na kailangan kong patayin si ganito, si ganyan, bilang parusang kamatayan. Walang karapatan ng sino man na magpataw ng parusang kamatayan sa kahit kanino. Kaya dito, naliligaw ng malaking pagkaligaw ang mga terorista na inilalagay nila ang batas sa sarili nilang mga kamay. At dito nga sa pagpatay, so hindi pwede na yung tao ay papatay ng walang kadahilanan. Maaring mapapatay mo o makakapatay ka ng nagkamali ka lamang, aksidente, o maaring makakapatay ka sa isang legal na dahilan sa pagtatanggol sa iyong sarili. Maaring sa pagkatapos ng paglilitis o pagkatapos ng pag-iimbestiga o paghatol ng judge ay maaring mapawalang sala ang tao na ito sa
ilang mga limitado na pagkakataon. Pero generally, ipinagbabawal sa sino man na nasa ilalim ng Sharia ang kikitil ng buhay, nino man, Muslim man o hindi Muslim. Pangatlo, ang Sharia ay nangangalaga sa kayamanan ng tao, Muslim man o hindi Muslim. Ibig sabihin, bawal ka magnakaw sa sino man. Bawal ka na manloloko, mangi-scam, mangi-estafa o kahit ano pang paraan ng pangangamkam sa yaman na wala kang karapatan dito. So may kita natin itong tatlo na ito, ang pangalaga sa relihiyon, pangalaga sa buhay, at pangalaga sa kayamanan, ang paglabag dito ng tao ay mayroong mabigat na parusa. Sa Islam, ang tao na tumalikod sa Islam, nagmurtad. At siya sa kanyang pagmumurtad ay naging kalaban ng Islam. Kinakalaban niya yung mga Muslim. Siya ay maaring patawan ng parusang kamatayan. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtulu." Sino man daw na talikuran niya o palitan niya ang kanyang relihiyon na Islam, papalitan niya na ibang relihiyon ay papatayin siya. Pero ang papatay sa kanya ay ang pamahalaan ng mga Muslim. Hindi yung kung sino-sino lang na Muslim, nakatulad nung ginagawa ng mga terorista. Parusang kamatayan ang ipapataw doon, hindi yung kahit sino na lang ang pwedeng pumatay. Gayun din sa kaso ng pagpatay, maaaring magkaroon ng kisas, yung parusang kamatayan, buhay, kapalit ng buhay, o maaari naman na magkakaroon ng pagbabayad ng diya o blood money kung papayag yung pamilya ng napatay, o kaya ay magpapatawad na lang sila, patatawarin nila yung nakapatay. Nasa kalagayan na ito, actually, sa kaso ng death penalty bilang parusa sa isang nakapatay, hindi ang korte ang magde-determine kung mamamatay ba o paparusahan ng kamatayan yung nakapatay, yung pamilya ng napatay. Sila ang magde-desisyon. So ganito yung nangyari sa maraming mga kaso ng mga Pilipino sa Saudi Arabia. Ang iba sa kanila ay napapalaya kasi pinapatawad sila, nagbayad lang sila ng blood money. Pero may pagkakataon talaga na balitaan ko, hindi ko na maalala yung pangalan niya, matagal na panahon na rin yun, hindi talaga pumayag yung pamilya. At nabitay siya kahit ano pa yung effort para mahiling doon sa pamilya na mapatawad siya. At doon sa pagnanakaw, yun nga, yung pagputol ng kamay para sa kaso ng pagnanakaw. Pero syempre, pagnanakaw na ito, ito ay pagnanakaw ng malaking halaga na maaring magbabago-bago depende sa panahon o lugar. At sa may ilang bihirang pagkakataon ay na-cancel itong batas na ito. Halimbawa, nung panahon ni Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu, kinancel niya yung parusang pagpuputol ng kamay sa mga magdanakaw dahil matindi yung taggutom sa panahon na yun. Na gusto niya muna na ang mga tao ay stable sa kanilang mga pamumuhay bago may ibalik ang ganitong uri ng parusa. At tungkol naman doon sa pangangalaga sa salinlahi, ito ay ang pangangalaga sa karapatan ng sino man, Muslim man o hindi Muslim, na mag-asawa, magkaroon ng anak, na walang sino man ang maaari mong pagbawalan na mag-asawa o maaari mong utusan na hindi mag-asawa. Lahat ay may pare-parehong karapatan. At panghuli, yung pangangalaga sa pag-iisip ng mga tao na nasa ilalim ng Sharia, Muslim man o hindi Muslim. Ibig sabihin, ipagbabawal ng Islam ang anumang bagay na nakakaapekto sa pag-iisip ng mananampalataya. At ito yung mga propaganda, yung mga lumalason sa kaisipan ng mga kabataan. Kaya sa maraming mga bansang Muslim, kontrolado ng gobyerno kung ano ang ipinapalabas sa TV. Hindi ko lang alam ngayon sa Saudi Arabia kung meron ba itong Korean novela o mga telenovela. Meron na rin. Ah, mahigpit pa rin. Pero meron namang ano doon. May mga telenovela naman doon ng mga Arabo. Pero kahit pa paano, so siguro itong mga telenovela ng mga Arabo, mas ano naman, mas disiplinado naman siguro yung palabas na yon kumpara sa iba pang mga kupar talaga na telenovela. So sa ganitong dahilan kung bakit mahigpit
ang mga gobyerno ng mga bansang Muslim sa media para hindi lumaganap basta-basta sa mga tao yung mga nakaapekto sa kanilang kaisipan o pag-iisip. At ganyan din siyempre mahigpit yung pagbabawal sa iba pang mga nakakaapekto sa pag-iisip ng tao, droga, alak, at iba't iba pang mga bagay na katulad nito. At ito yung pagtalakay natin ngayon, inshallah. So susunod, matalakay pa natin yung ibang mga usapin na may kinalaman dito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.